sa kahit taasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kahit taasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kahit taasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kahit taasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Matapos magsalita si Nathan kay David, pumasok sa tolda ang hari, umupo at nanalangin. Sinabi niya, "Sino ako, Panginoon, at ano ang aking sambahayan upang ipagmalasakit ng ganito? Maaaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, subalit napakalaki para sa amin, sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko sa hinaharap. Panginoon, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman at kayo namay maging Diyos nila. Ngayon, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Magiging bantog kayo sa lahat ng bansa at sasabihin nila, ang Panginoon, ang makapangyarihan, ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang tahanan ni David na inyong lingkod. Panginoon, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na dumalangin ng ganito pagkat kayo na rin ang nagsabi sa iyong lingkod
na paghahariin mo sa Israel ang aking angkan. Panginoong aming Diyos, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayon'y pagpalain ninyo ang tahanan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoon, Panginoon naming Diyos, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Huwag kalilimutang gunitain, puon, ang lingkod mong David. Huwag mong lilimutin ang kanyang ginawang pagpapakasakit. Alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo, o dakilang Diyos ng bansang Israel, wika niya'y ganito. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Di ako uuwi. Nanananto ako na hindi hihimlay. Hanggat ang puon ay wala pang lugar na matitirhan. Isang templong laan sa Diyos ni Jacob na makapangyarihan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala. Matapos na ika'y pumanaw sa lupa. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang magaharing walang katapusan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Pinili ng puon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Magsitayo po ang lahat. Salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa paghakbang sa iyong landas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag.
ang may pandinig ay makinig. At dinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong narinig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos. At higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagbalik po sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Masaya ba kayo? O sige, palakpakan natin ang mahal na Senyor. Salamat sa Diyos. Ano po? Isang talinhaga po tungkol sa ilaw ang ating narinig mula kay Jesus sa ating Ebanghelyo. Inilarawan ni Jesus kung ano ang gamit ng isang ilaw o ilawan. Sabi ni Jesus, sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi. Hindi. Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Talaga naman po na ang ilaw ay dapat nakalantad at hindi itinatago sa lahat upang mabigyan ang lahat ng liwanag. Ganyan naman ang ilaw, hindi dapat itinatago. Ito'y nakalantad para magbigay ng liwanag. Dahil ang silbi ng ilaw ay para walang madapa, walang magkamali, o walang masaktan sa dilim. Ito po ang gamit o gagamitin kapag ang paligid, kapag ang lahat ay madilim. Naghahanap tayo ng ilaw kapag wala tayong makita. Naghahanap tayo ng liwanag kapag ang lahat ay madilim. Ito po ang gamit ng ilaw. At kung titignan sa ating buhay, ang ilaw na ito, ang ilaw na tinutukoy, ay walang iba kundi si Jesus. Siya ang magpapaliwanag sa madilim nating buhay. Siya ang ating gabay kapag dumidilim ang paligid para hindi tayo madapa, para hindi tayo magkamali, o para hindi tayo masaktan, lalo na kung madilim. Ito po yung nangyari kay Haring David sa ating unang pagbasa. Narinig natin, si Haring David ay nananalangin at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat naging tapat ang Panginoon sa kanyang pangako sa kanyang bayang Israel. Tinupad ng Panginoon ang pagdiligtas na kanyang gagawin. Ngunit, na isa katuparan lang ito, natupad lang ang pangakong ito dahil naging matapat at masunurin itong si Haring David sa Panginoon. Kumbaga, ginamit ni Haring David ang Panginoon bilang ilaw ng kanyang pamumuno bilang hari sa pamamagitan ng pagiging matapat
at masunurin sa Diyos. Kaya naman, ang kanyang bayan ay naihatid sa kaligtasan. Ginamit ni Haring David ang Panginoon para maging ilaw. Ganito rin dapat tayo, katulad ni Haring David. Diyos ang ginagamit na ilaw sa buhay. Mapalider o pinuno, doktor o kahit na abogado, pwede ring manggagawa o kahit anumang uri ng ating estado, dapat Diyos ang ginagamit natin na ilaw sa ating buhay para hindi tayo nagkakamali, para hindi tayo nadadapa, at para hindi tayo nasasaktan. At higit sa lahat, para hindi din tayo maging sanhi ng pagkakamali at pagkadapa ng iba, at para hindi tayo nakakasakit. Kaya naman, kung tayo ay naliligaw, kung tayo ay nadadapa, o kaya nasasaktan, puntahan lang ang Diyos. Gamitin ang Diyos bilang ilaw ng ating buhay. Pero, isang babala po na maging handa dapat tayo na kapag ginamit natin ang Diyos na ilaw ng ating buhay, sigurado ang lahat ng ating tinatago, ang lahat ng ating sinisikreto, ang lahat ng ating ginagawa ng lihim ay malalantad sa atin. Ito naman yung mangyayari kapag ginamit mo ang Diyos bilang ilaw, hindi ka lang magsisilbing ilaw o hindi lang paliliwanagin ng Diyos ang iyong buhay. Ikaw din maliliwanagan sa ginagawa mo sa iyong buhay. Ikaw din, sa'yo din, malalantad ang lahat ng iyong inililihim. Mga kapatid, tandaan, ang ilaw ay ginagamit sa dilim para gumabay sa atin. Naway, sa ating mga sarili, magamit din natin ang Diyos bilang ilaw na magpapaliwanag ng ating buhay at ng buhay ng iba. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama ng liwanag upang maging tapat tayo sa ating bokasyon na maging ilaw ng sanlibutan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating simbahan, ang bayan ng Diyos, naway maging dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman ng ating mundo. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga pinuno ng daigdig, naway magbigay ng sinag ng pag-asa sa buhay ng mga naghihikahos at nangangailangan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway maging tulad ng ilawan sa tuktok ng bundok upang maging gabay ng mga taong naglalakbay dito sa lupa. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga may sakit, matatanda, at mga napabayaan, naway hindi mawalan ng pag-asa sa pamamagitan ng liwanag
na ipinakikita ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at lakas upang maitalaga namin ang aming sarili sa paglilingkod sa aming mga kapatid. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Diyos, awang di mapilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog, ngayong ang kabalalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtasay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kayo din naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na si Jesus at Jean, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Inihiling
Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig,
Marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.